Okay, hello. Yan. Okay. So, ito na yung continuation ng ating discussion ng nakaraan. So, yung nakaraan, dinifferentiate natin yung organization as compared to administration in general terms, in general definition. So, this time, i-expand na natin yan through organization and administration of physical education, sports, and fitness. Okay? So, let's begin. So, according to Theo Heyman, administration means overall determination of policies, setting of major objectives, the identification of general purposes, and laying down of broad programs and projects. It refers to the activities of higher level. When we say administration, parang pinakamagandang example niyan is yung government ng isang bansa, di ba? So, administration yan. So, it encompasses everything else. Lahat-lahat na nandoon na when we say administration. This time, lahat-lahat nandoon na when it comes to sports, physical education, and fitness. Meaning, planning, setting ng policies, making ng policies, rules, guidelines, equipments, materials na gagamitin, facilities na magiging venue, okay? Manpower, sino yung mga i-hire, specifically intended for a specific goal ng institution na yon. So kung eskwelahan yan, say for example school, natural dapat may sports facilities ang school kasi magkakanda ka ng mga PE classes. So dapat meron kang court, meron kang individual dual sports na place, meron kang pang dance na place, pang rhythmic activities, meron kang pang martial arts na room. And then mag-hire ka ng mga teachers na forte yung mga field na yon. So, magagaling silang magturo para sa field na yon. And then, kailangan budgeted din. Iisipin mo rin yung mga budget mo, finances mo. Bibili ka ng mga bola, bibili ka ng mga exercise mat, bibili ka ng mga speakers, bibili ka ng mga first aid kit or kailangan may first aid kit yung institution. Kahit na hindi sa school, say for example, sa gym naman, so kailangan mong bumili ng mga weights, kailangan mong bumili ng mga plates, mga barbell, mga equipment para sa pagbubuhat or pagpapalaki ng katawan or pagpapaliit ng katawan. Okay? So administration means guidance, leadership, and control of the efforts of the groups towards some common goals. Lahat ng mga members ng organization na yun, merong kanya-kanyang functions yan. But kahit na kanya-kanya yung functions nila, iba-iba yung functions nila, it is geared toward a specifically targeted set of goals. Say, for example, meron kang coach para sa pagpapayat ng katawan. Meron kang coach para sa pampalaki ng katawan. Magkaiba function nila, pero specifically intended to target a person to be fit ayon sa gusto nila. Okay? So, dahil pupunta sila sa gym mo, mataba siya, punta ka doon sa coach na magaling sa pampapayat. At saka yung mga equipment na papagamit niya sa iyo, naturally, pampapayat para matanggal yung mga pads. Okay? So, yun ang ibig sabihin niyan. Yung administration means guidance, leadership, and control of the efforts of the groups towards some common goals. Okay? So, meron tatlong bullet point na importance ng administration. Administration is a decision-making function. So, when we say decision-making function, solely, nandyan na yung, say for example, merong contradiction na lang. Lahat ng paliwanag natin, gawan na lang natin ng example para mas maintindihan ninyo. Say for example, ang isang track player, track and field player, sprinter, halimbawa, ititrain mo siya. Ititrain mo siya. Nasa institution mo siya tinitrain. Then, meron kang coach, strength and conditioning coach para sa legs. Halimbawa, magaling siya sa leg. So, sabi ng strength and conditioning coach, palakihin natin, pabulk natin yung quad mo at saka hamstring mo. Kasi track and field ka, kailangan matigas yan, mamasel yung legs mo para sa endurance yan. Okay? Para matigas yan, mabilis yan. Yan. Sabi naman nung isa na agility coach, teka muna, agility coach ako. Dapat ang agility kasi, ano ba yung agility? Ability for an individual to move quickly
quickly from point A to point B, di ba? Yun ang agility. So para sa kanya, swiftness ang importante sa kanya doon sa consciousness. Teka muna, huwag masyadong palakihin. Kailangan agile din yan kasi nagro-rolling ang paan yan eh. So may contradiction. So sa base or sa administration, magkakaroon kayo ng decision making kung paanong natin mahihimay yung suggestion ng SNC coach na yon as compared dito sa SNC coach na to. Okay? Hanggang sa maka-arrive kayo sa isang decision na magkakaroon ng benefit yung track athlete na yon na magkakaroon siya ng ma-attain niya yung peak performance niya doon sa pagtakbo niya ng mabilis. Kukunin natin yung essentials na doon sa pagpapalaki ng legs plus kukunin natin yung essentials doon sa agility naman. Okay? So, administration is a decision-making function. Okay? Halimbawa din, sa administration din dyan yung halimbawa, outdoor ang sports activities ninyo, sports fest ninyo, outdoor. Eh, force majeure. Ibig sabihin force majeure, talagang hindi natin inaasahan eh. Umulan. So, umulan, hindi makakapag-volleyball yung mga players kasi yung volleyball field ay nasa labas, wala sa loob ng gym. So, decision making, o cancel yung laro, postpone yung laro, o di kaya, anong score na hinto yung laro? Nasa rules naman natin yan na kung sino yung lamang, pagka may force majeure, sila na yung panalo. So yun ang ibig sabihin ng administration is a decision-making function. Mas maganda, much better kung gadalin natin sa example. Mas maiintindihan natin. Okay? Administration is a thinking function because plans and policies are determined under it. So pagka sinabing administration to or government to or anong ba yung synonym sa Tagalog ng administration, pangangasiwa. Okay? So, halimbawa, sila yung nangangasiwa. Yung nangangasiwa, hindi lang yan in charge, titular. Hindi, na, oh, siya yung boss. Siya yung ba? Hindi. When we say administration, nangangasiwa yan. Ibig sabihin, intention niya na mapaganda yung liga, intention niya na mapaganda yung department, PE department, intention niya na mapaganda yung gym nyo. Mapaganda, ibig sabihin nun, broad yung magandang term. So, ibig sabihin nun, papasukin yung gym mo kasi magaling yung mga coaches mo, magaling yung maganda yung program nyo, maganda yung plano ninyo. Okay? So, administration is a thinking function because plans and policies are determined under it. Third, administration decides what is to be done and when it is to be done. Timing. Magandang halimbawa ito. Halimbawa, meron kang gym. Okay? So, naisip mo mag-promo ka. Promo ka. Parang mas okay. May dating yung gym mo. May promo. Okay? Tapos, January. Okay? January. So, natural, kung January, galing December yan, galing kainan niya, Christmas season yan. So, naturally, yung mga galing kainan, galing season yan, ng kainan, Christmas eh, bakasyon eh. So, nagsisitabaan niya. So, most definitely, chances are, karamihan sa mga tao, gusto mag-gym. Ba't ka magpo-promo pa na pababaan yung presyo mo? Eh, mag-gym naman yan, regardless kahit magkano yung price mo, dahil gusto nilang mag-gym. Wala ka sa time eh. So, kailangan ka magpo-promo. Promo ka sa summer, kasi summer mainit. Ayaw mag-gym ng mga tao kasi mainit, napapawisan. So, parang pumasok ng gym yan, gawin mong mura yung fee mo, eh, 5 pesos na lang yung gym dito sa amin, 2 piso na lang yung gym. Mag-gym ako para stay fit ako kahit na summer, full year round, fit ako. Why? Kasi 2 piso lang yung gym. So, nag-gets, yun yung administration decides what is it to be done and when is it to be done. Kung kailan, timing yan. Make sense? Okay? So, timing yan. Kailangan. Okay? Next. So, administrative duties. There are several sa sports, sa PE, at saka sa gym. Ano-ano yung mga administrative duties? Directing intramurals or recreational sports. So, ibig sabihin, directing intramurals, hindi lang magre-referee ka. Hindi. Ikaw yung head eh. Ikaw yung commissioner eh. Ikaw yung PE head eh. Kung magpapa-intrams ka, see to it na nakaplano na kung ilang games yan,
anong mga games ang lalaruin natin, anong sports ang lalaruin natin, may trophy na ba yan, saan kukuha ng pambili ng trophy, ganyan, kailan mo sisimulan yan, kailan matatapos, anong grupo yung magre-referee, anong mga taong magkukumpit dyan, ba intersection ba yan, or intercourse ba yan, or inter-colleges ba yan, or inter-institution ba yan. So, directing intramurals or recreational sports. Managing swimming pools or managing facilities. Kasama na yan yung inspecting facilities for safety. Situate na pagka kayo magkakandak ng isang sporting event or class, PE class na lang. Situate na safe talaga yung paligid. Pagka basa yung court, ako nagmamap ako. Maski ako nagmamap ako mismo kasi safety ng mga students yan. So, kailangan na administrative duty talaga yan eh. Kailangan na situate na hindi magdadalawang isip yung mga magulang ng mga students mo. Hindi magdadalawang isip yung mga parents o mga admins mo. Hindi magdadalawang isip yung mga parokyano mo sa gym. Na pumunta dun sa place mo or sa institution mo, mag-enroll sa institution mo kasi alam nila okay yung facilities, yung equipment, safe. Okay, organizing or directing play days, tournaments, meets, public performances. Say for example nga, halimbawa ang intrams mo maglalas ng 1 week, eh 4 teams lang pala yan sa 1 week. So bakit ka magsi-single elimination sa 1 week? Huwag ka mag-single elimination. So gawin mo, mag-round robin ka na, palaruin mo na lahat, 4 teams lang naman eh. Kung 1 week yan, tapos 10 teams or 8 teams, dalawang bracket mo, tapos single elimination mo na lang or double elimination mo na lang. So, single elimination format, isang talo laglag. Double elimination format, dalawang talo laglag. So, organizing or directing play days, tournaments, meets, and public performances. Representing schools at athletic meetings. So, kasama yan, administrative duties yan. Halimbawa, nagpatawag ng meeting si UKSAA, or si NCAA, or si UAAP, or si D-League, or si NBL, na gusto mong sumali, attend ka talaga dyan. Function mo yan. Eh. Kasama yan sa mga duties mo. Okay? Training student leaders, at saka student leaders, at saka advising sports clubs and cheerleaders, sinama na lang yung cheerleaders. Okay? Kasi dun sa reference to. Okay, so, ibig sabihin, hindi lang basta nandiyan ka, administrative duty mo rin, katungkulan mo rin yan, kasama sa pangangasiwa mo din, na yung mga student athletes mo, student captain balls mo, student mga section representative mo, situate na talagang, yung mga sports club mo, situate na talagang pangangasiwaan mo sila na in line dun sa mission, vision, statement ng institution mo. Okay? So, halimbawa, bigay ulit tayo ng example. Halimbawa, ayon sa mission, goal, statement mo ng institution mo ay gusto mo na ang mga students mo ay makapag-compete sa higher level. So, situate na tama yung training nila para makapag-compete na sila sa higher level. Na ina-advise mo sila, na-lecture mo sila, na sasabihan mo sila, na nabibigyan mo sila ng pointers para umunlad dun sa specific field nila, sa sports nila. Okay? Next. Meron, kung administration yan, meron natural mga members yan ng administration team. Okay? So, yung mga members ng administration team, may kanya-kanyang function yan. Hindi yan nag-o-overlapping ng function. Isa lang ang mag-o-overlapping ng function dyan generally. Ano yun? Yung pinaka-head ng department na yon, or halimbawa, say for example, head ng sports department, o di kaya gym manager, o di kaya team manager ng sports club or ng sports team. Okay? So, director, coordinator, supervisor, chairperson, or department head. Director may be referred to as the head of the campus recreation. Kumbaga siya na talaga yung in charge, siya yung pinaka mataas sa lahat sa sports, sa school. Okay, yung PE and athletic director. Okay? Coordinator naman, who does not have the authority to supervise or direct other professionals, usually a staff or of an administrator. So, kumbaga parang tawid yan eh, yung coordinator. Tawid from the director to the coaches to the athletes.
Okay, yun ang coordinator. Supervisor naman, appropriate title for a person who has direct authority over other professional. Halimbawa, coach ka. Okay, coach ka. Ako ang program head, halimbawa. Okay, program head ako ng basketball. Coach ka ng college basketball. Coach ka ng high school basketball. Coach ka ng elementary basketball. Ako magsusupervise sa inyo. Yung program mo dapat naka-align dito sa vision and mission natin. Sila lang yung naka-align eh. Yung LM high school lang. Ito college. Hindi. So, kailangan i-align mo. So, yun ang isang magandang halimbawa. Okay? Chairperson or department head could function as administrator, manager, or coordinator, leads the academic faculty in a given area. So parang, basically, ito rin talaga yung director, sports director, yung department. Yan din talaga yun. Kaya lang, sa title lang dun sa reference link kasi, kumbaga, nandito siya sa bandang baba. Pero basically, siya na rin department head, yung director. Athletic director na tawagin siya. Okay? So hindi lang sa training ng athletes, hindi lang sa pagpapagaling ng athletes, hindi lang sa pagpapa kilos ng athlete para pumayat siya o lumaki siya, hindi lang para sa pagpapagaling ng mga PE students, hindi lang sa pagiging fit ng mga PE students, nakasalala yung pangangasiwa sa administration ng PE sports at saka ng fitness. Natural, hindi yan kikilos kung walang pera. Okay? So, merong financial administrator yan. Finance administrator yan. So, budget officer nga yan, kung tawagin sa iba. Okay? So, yung finance administrator responsibilities niyan, natural, solely, yung labas-pasok ng pera. Saan kukuha ng pera? Ilan ang magkano yung papakawalang pera sa ganito? Sa budget, titingnan niya. Magpo-propose yung coach na kailangan ko ng ladder. Ganitong ladder ang kailangan ko ng dalawa. Okay? So, didesisyonan yan. Bakit dalawa? Baka pwedeng isa kasi parang hindi siya pasok sa ating annual budget. So, yun ang ibig sabihin nun. Monitor all money coming in and going out. Understand the organization's fundamentals. When we say I understand the organization's fundamentals, dito nagkakatalo palagi. Dito. Kasi, kalimitan yung inuupo nilang budget officer dyan. Walang alam sa sports. Pagka walang alam sa sports, manghingi ka ng manghingi ng pera dyan, wala siyang maibibigay sa'yo. Dahil hindi kaya ng rurok ng isipan niya na kailangan mo ng 10 bola. Di ba, isa lang naman ginagamit sa court? Yan. Dyan papasok yan. So, situate na yung finance administrator mo. Understand the organization's fundamentals. Keep track of expenses, fees, donations, etc. Kailangan, meron kang may magaling yan sa auditing, may ledger yan, may logbook yan, okay? Nasira yung nabutas yung bola, so papalitan ba natin ngayon? Kailan natin papalitan? Ilan ang bibilin? Ilan ang nabutas? Yan. Cut unnecessary expenditures from the budget. Katulad ng sinabi ko kanina, say for example, nanghingi si coach ng tatlong volleyball net. Bakit isa lang naman yung volleyball court natin? Ha? Bakit tatlo yung hinihingi mo? Parang reserva. Bibili na lang tayo. Pero for the meantime, isa na lang muna. Yan. Yan yung cut unnecessary expenditures from the budget. Inquire into matters when needed. Medyo ano to eh. Dig deeper pa tayo dito so to inquire into matters when needed. So yan yung parang mga miscellaneous yan. Yung mga fees na hinihingi ng organization, sports organization members. So, dig deeper tayo. Teka muna, bakit kailangan mo ng 10 coaches? Hindi ba kaya yan ng head coach at saka assistant coach lang? So, doon din papasok yung duties niya ng finance administrator responsibilities. Know the organization's policies and regulations, of course. Syempre, basic na basic yan. Kailangan alam mo yan na sino yung dapat lang manghingi sa akin, sino yung... Hindi pwedeng manghingi sa akin ng player, ng budget. Mali yun. Kaya dapat ang manghingi sa akin ng budget, magre-request ng budget, yung coach or yung PE director or yung head. Yan. View all previous financial statements. Dapat. Kasi dapat mag-balance yung sheets mo. Okay?
Ito yung mga nakaraang gastusin natin as compared to this year. So, nung nakaraan na March, ito na yung na July, ito na yung nagagastos natin. Ngayong July, parang dami na natin nagagastos eh. So, kailangan marunong siya sa ganun. Matinitingnan niya, bakit mas marami tayong gastos ngayon? Ano ba nangyari? Ah, nagdagdag tayo ng tatlong teams. Kasi, may team B, team C na kasi college varsity. Yan. Okay? Note significant expenses and assess whether they are realistic. Nasabi ko na kanina. Halimbawa, sa food allowance na lang. Okay? So, food allowance. Gusto nila, meron pa raw ice cream, halimbawa. Yan. Bakit kailangan pa ng ice cream? Banana lang, pwede na. Recovery meal na ulam kanin, pwede na. Yan. Okay? Devise a specific plan and maintain it. Kailangan meron. Halimbawa, ang budget natin sa sports is 1 million. Okay? 2 million sa basketball, kasama na recruitment niya ng players. Kung saan probinsya kayo lupalop pupunta, kasama na yung mga expenses nyo dyan, gasolina, pagkain nyo dyan, ibabayad nyo doon sa player, goodwill money, etc., etc. Yan. Okay? Next, find the best insurance, price, and quality. Ito yung medical insurance eh. Yung kasi, syempre sa ibang country kasi, ganun, yung may medical coverage sila, kailangan palagi. Okay? Sa Pilipinas, hindi naman masyado, pero nonetheless, dapat meron. Kung halimbawa, PE class yan, so dapat insured yung mga PE students dyan. At basketball team yan, so dapat insured yung mga basketball players dyan. Nabalian ng buto, sino gagastos, parents ba nila? So dapat may insurance yan. Okay? Remain up to date on all tax-related issues. Medyo, sa US kasi yung reference link nito eh. Kaya ganyan yung finance administrator responsibilities na nakuha. Okay? Prepare reports and submit them to the appropriate personnel. So, ito yung report, ito yung hiningi, ito yung in-approve ko na budget para sa basketball, para sa volleyball, para sa table tennis, para sa swimming, para sa taekwondo, okay, para sa cheer dance. Okay, so ito na, submit na for final approval. So, trabaho yan ng finance administrator. Okay? Next. Budget making and finance. Good financial management is key to any successful program. Correct. Okay? The way funds are managed, solutions to budget problems are issued, and understanding the most significant area within your specific program are the most important parts of financial administration. The person responsible for sports financing, sometimes titled a financial director, should have accounting experience and have knowledge in strategic planning, accountability, risk management, and more. So, yung budget making at saka yung finance, nandiyan na makasalala yung sa materials, equipments na kailangan bilhin, food allowances ng mga stipends ng mga athletes, medicine sa first aid sa mga PE students, yan, anong mga training equipment sa gym yung mga bibilhin, yan, yung so kailangan may gamit talaga yung paggagastosan ng pera. Yan yung budget making and finance. Hindi pwedeng marami tayong pera, sige, bili ka ng ganito, tatlong ganyan, tapos wala ka ng pambili dito sa isa. O tatlong medicine ball ang bibili natin para sa mga tosser ng volleyball. Tatlong medicine ball. Kaya lang, ang nabili mo tuloy bola is apat na lang para sa volleyball. So, dapat isang medicine ball na lang para madagdagan pa yung volleyball. So, kailangan careful planning yan, budget making at saka yung finance. Okay? Next. Budget, ayun, piniliwanag ko na kanina. All organizations have budget. The money they are allotted is broken up differently according to region and location. Sa ano kasi ito? Sa nationwide sports project yan. Okay? Ito maganda, short-term and long-term budgeting. So, kailangan yung budget mo dalawa, isang pang long-term at isang pang short-term. The major difference between short-term and long-term budgeting is relatively simple. Napakadali lang, short-term is usually anything that refers to less than a year. And long-term is anything over that. Short-term expenditures are anything that you will have to pay money on now and that won't be used again and again. This might be uniforms, foods, drinks, gas, money, insurance.
payments, etc. As compared to long-term budgeting, yan naman yung mga court. Yan. Long-term budgeting yan. Hindi naman yearly bibili ka ng basketball ring. Hindi. Yan yung shot clock, yung game clock. Hindi naman yearly bibili ka ng game clock sa Araneta Coliseum. May long-term budget na yan. So, iba kung halimbawa PBA games yan. So, hindi ka nabibili yearly ng mga ring sa PBA. Hindi na. Kung ikaw ang commissioner, hindi na. Long-term yan, nakabili ka na, okay na. More than a year. And then, ang yearly mo na lang, or ang by-conference short-term budgeting mo na lang, yung pagkain ng mga referees mo, pagkain ng mga staff mo, pagkain ng mga statistician mo, pagkain ng mga scorers mo, pagkain ng mga maintenance mo, pagkain ng mga security personnel mo. So, yun ang short-term budget kasi by conference yun, kung PBA ang pag-uusapan natin. Okay? Next, sports management. So, nasa management na tayo or organization. Yan. It is a new field of study and research for which there are now degree programs similar to physical education, exercise science, health science, and leisure studies or recreation. Management is an essential part of any group activity. Management is needed whenever people work together in an organization. In today's competitive environment, the quality and performance of the management determine the success of the organization. So, kung malalaman natin na okay ang programa mo, okay ang pangangasiwa mo, malalaman natin yan kung yung kalidad ng mga ginawa ng mga personnel mo ay maganda, ay nakatulong talaga sa programa mo. Halimbawa, isang magandang halimbawa, nag-champion yung basketball team. Aba, kung nag-champion yung basketball team, maganda yung programa mo. Okay? Maganda yung organization mo. Okay? Tama yung organization mo. Tama yung pagkakabalasa mo ng mga tao. Tama yung pagkakabalasa mo. Gamitin natin. Tama yung pagkaka-hire mo, pagkalalagay mo doon sa mga tao, doon sa specific department nila or supervisory nila, tama yung pagkakalagay mo doon sa kanila. Yun ang ibig sabihin ng sports management or organization. Scopes of sports management, organization, scope of sports management is very vast as regards to the area, as the areas. Underlying objective of physical education is to educate people how to be healthy, fit and strong, yung four domains of fitness na, di ba? Physically fit, emotionally fit, mentally fit, at saka socially fit. The major areas of physical education and sports discussed in details as follows. Personnel, mga tao, okay? Activities included in the personnel area of sports management are manpower requirements. Sino-sino yung mga tao, ano-anong klaseng mga tao ang i-hire natin dyan. Recruitment and selection, or mga players ang kailangan natin dyan. Recruitment and selection, saan tayo kukuha ng mga personnel na yan? Saan magpapatry out ba tayo? Maglalagay ba tayo ng ad? Kukuha ba tayo ng recommendation doon sa mga kilala nating expert din dyan? Okay, development and placement. So, kung sports management yan, development and placement, kailangan yung mga coaches mo nagde-develop din. Hindi lang players. Halimbawa, kailangan ma-attend dyan ng mga seminar, ng mga clinics, yan, ng mga coaching seminars, yan, ng mga pag-aaral dun sa field nila. Continuous process yan, yung coaching. Continuous process din yung playing. Continuous learning din yan. Hindi pwedeng magaling ka lang mag-dribble sa kanan, kailangan magaling ka rin sa kaliwa. So, player development, okay? Training, nakapaloob na dyan. Monitoring, natural, hindi basta-basta, oh, sige, ikaw na coach, bahala ka na dyan. Alam mo magaling ka. Hindi pwede yun. Kailangan na mamonitor lahat yan. May magmamonitor sa kanya. Kailangan. Okay? Si ganito, si Misweldo, hindi naman nagpapatraining eh. So, kailangan may monitoring yan. Behavioral audit. Sinabing behavioral audit, audit kasi when it comes to audit, nasa isip natin kagad money. Hindi. Behavioral audit, ibig sabihin, tinitingnan natin kung ano na yung kinalalagyan mentally tsaka characteristically
nung mga players mo at saka ng mga coaches mo, nasaan sila? Napuprustrate ba sila dahil wala kang equipment na maibigay? Napuprustrate ba sila dahil wala tayong venue na mapaglaruan dahil umuula? So, kailangan, you see to it na sa organization ng sports, kailangan makita mo yan. Kailangan masiguro mo sa kanila na mape-perform nila yung performance, peak performance na hangad mo para sa kanila. Okay? Participation at saka public relations. Public relations, hindi lang basta sa institution mo kailangan nakasalali, kailangan din sa iba. Baka mamaya sinali ka sa tournament. And then, yung mga player na kinuha mo, mga basagulero pala, na nananakit pala hanggang sa nag-away sa loob ng court. So, sa'yo yun. Sa organization mo yun. So, see to it na kasama yan. Okay? Na kayang i-represent ng mga players mo, kayang i-represent ng mga PE students mo. Okay? Yung institution mo, kaya nilang i-represent hindi lang sa competition, but rather, pati na rin doon sa pagiging good citizen nila. Yan yung public relations. Okay, program. It is the key to success for an organization. Activities included in the program are as follows. Revision of curriculum and course of study. Okay, kung kinakailangan i-revise, palitan yung curriculum para maging up to date. Mga curriculum bago mag-pandemic ay hindi akma para sa curriculum sa pandemic. Lalong-lalo na sa PE. Hindi ubra. Kasi sa PE, home learning yan eh. Sa pandemic learning. So sa bahay lang yan mag-exercise, sa bahay lang yan magkakandak ng kanilang mga tasks, gagawa ng kanilang mga physical tasks. So situate na yung curriculum na revise mo specifically para sa pandemic, para sa paano atakihin yung pagtuturo sa pandemic, paano atakihin ng mga estudyante yung pag-aaral nila ng PE pagka-pandemic. So, hindi ka pwedeng magpaliga diyan. Kung nagpapaliga ka sa team sports pre-pandemic, hindi ka pwedeng magpaliga diyan. Natural. So, anong gagawin mo? Example. Atakihin mo yung skills. So, ibig sabihin, mag more emphasis ka sa skills ng students. So, 'yun ang magiging module mo, 'yun ang magiging curriculum mo. 'Yun ang magiging syllabus mo specific para sa skill sets ng mga students. Advanced skills, basic skills ng mga students. Okay, na halimbawa, more on dribbling lang tayo, nakakailang dribble kayo for 1 minute sa side lang ng right. Yan, mga ganyan. Okay, skills lang talaga. Crossover, combination drill, videohan mo yung sarili mo, patingin kung paano mo ginagawa. Crossover, between the leg, behind the back, pullback, attack. So, specifically intended for skill sets. Okay? Next, maintaining and improving the program's image and reputation. Sinabi ko niyo kanina. Okay? Coordination with other programs. Programs, maaaring nasa loob ng institution din to. Halimbawa, sa loob ng institution. Say, for example, sa school mo, ang mission statement ng school mo is to promote brotherhood and camaraderie put sa magiging competitive ka sa highest level. So, ibig sabihin kung nagpo-promote ng camaraderie, ganun din dapat ang program mo sa sports. Yung matuto tayong tumanggap ng pagkatalo, yung hindi kayo nagre-reklamo, hindi kayo nagko-complain sa mga referees, sa mga tawag, hindi kayo nananakit, hindi kayo nakakadisgrasya ng mga kapwa niyo players, maski sa ibang school or sa mga teammates na yun sa practice. Okay? Evaluation in terms of achievement of goals and objectives. Dapat to sa program pag gagawa kayo ng isang sports training program or sports program sa isang school or sa isang club, sports club, team club, yan, kailangan meron kayong goal na iseset. Kasi yun ang pinaka-assessment mo. May mga rubrics yan, correct. Pero yun yung way para ma-determine natin yung assessment na yan. Kung yung targeted goal natin, na-achieve natin, natural, maganda yung sports program mo. Halimbawa, ang target goal natin, objective natin is semifinals. Okay? Pero lumaban ka ng finals. So, ibig sabihin, nag-overachieve ka pa. Dun, pag, yun ang assessment namin sa team ninyo. Magaling talaga yung programa nyo. Maganda programa nyo. Kasi ang target nyo lang, semis. Ang tools nyo lang, semis. Nakita naman, ang tools nyo, semis.
Pero nag-overachieve kayo, ang galing ng pagkakagawa ng program nyo, nahigitan nyo pa yung target. Okay? Next. Yeah. Number three, finance. So, napaliwanag ko na to kanina. Dapat meron kayong financial manager, budget officer palagi. Kasi nga, siya yung bahala eh, para mag-allocate sa allocation ng funds, saan kukunin yung funds, anong suggestion nyo para nabilin, teka muna, bakit ganyan ang bibilin, yan, okay? Next, materials. Materials management is concerned with equipments and materials. It includes the following: purchasing policies, principles, and procedures. Hindi basta-basta na kailangan ko ng 10 bola. Oh, ito yung pera, bumili ka. Hindi. Kailangan, kung purchasing policy, mag-bid ka nga, tanong mo nga muna saan tayo makakamura na kalidad na same lang din ng bolang bibili. Okay, nakakuha ka na ng kung saan bibili. O sige, mag-request ka ng budget, a-approvehan ko. O ito yung budget pinigay ko sa'yo, pirmahan mo to. Okay, kailangan pagdating ng bola dito may receipt. Yun yung purchasing policies, principles, and procedures. Care and maintenance of equipment, natural, hindi lang basta bumili ka, natural, kailangan ma-maintain yan. Huwag mo itambak kung saan-saan, punasan mo yung bola pagkatapos ng gamitin, yan. Kung sa PE class yan, rhythmic gymnastics, yung speaker ninyo, tagalin sa saksak, ganyan. Or kung battery yung gamit, wala ng battery, i-charge, or bumili ng battery. So, yun, care and maintenance of equipment. Storing indoors and outdoors ng mga sports materials yan. Issue and inventory, tsaka maintenance. Okay, performance, number five. Performance management deals with the following: sports competition, preparation and participation, performance evaluation, ethical standards for teachers, coaches, and athletes, maintenance of performance records, at saka awards. Yan ang pinaka-assessment niyan, performance, sa performance. Malalaman mo kung okay yung programa mo kung nanalo ka. Pangalawa, na nalagpasan mo yung nakaraang taong performance mo. Okay? Pangatlo, yung participation natin lumawak na ngayon. Dati, nakakadalawang liga ka lang. Ngayon, nakakaapat na liga ka na, competitive ka na. So, okay, pasok yun sa performance. Okay? Na competitive ka pa rin. Okay? Next, infrastructure management is concerned with the following: basic concept and planning, construction and maintenance of play fields, safety considerations for infrastructure, multipurpose use of facilities, facilities for public. Kailangan kung school to, ha? School. Okay? Hindi lang sa basta-basta safe yung lugar mo. Hindi lang sa basta-basta safe yung area mo ng PE class mo, hindi lang basta-basta na kumpleto ka ng goal, dalawa yung ring mo, hindi basta-basta may volleyball court ka, hindi lang yun sa ganun pumapasok yung infrastructure management. Nandun din nakasalalay kung ilang tao yung papasok dun sa court na yun. Kailangan pasok yun dun sa planning nyo, sa organization ninyo. Na situate na, halimbawa, tong court na to sa ganitong oras, gagamitin ng college to. Kaya kayong mga grade school, high school, huwag kayong mag-PE ng ganitong oras sa field, sa basketball court kasi gamit ng college to eh. So, kailangan may coordination. Infrastructure management din yun. Okay? So, hindi kayo buong-buo. Okay, may equipment ka nga. Meron kang court. Pero crowded naman kayo dahil nandun yung grade school, nandun yung high school, nandun yung college. Magagamit nyo ba? Siyempre, hindi. So, mamamanage yan kung organized talaga kayo na makikita nyo yung paggamit ng court ay hindi sabay-sabay. Grade school, high school, elementary. So, kung weights gym yan, may gumagamit muna rito. So, kung circuit training yan, sa circuit training ka muna. Kung dito ka muna, nagpapalaki ng muscle, sige, dito ka lang. And then, pwede mo silang ikot dahil yun din ang binayaran nila dun naman sa kabila. So, yun, para hindi sila sabay-sabay na gumagamit. Okay? Next. Ito, medyo sensitive to. Risk management in PE and sports includes safety, accident prevention, and sound insurance policies. Total programs analyze risk, identify where and why injuries or accidents might occur, and specifics what to do about them. Halimbawa, yung kaninang binanggit ko na yung
hazards, playing hazards. Playing hazards, yung nakadikit sa dingding yung court mo. Natural, huwag mong patatakbuhin yan. Okay? Risky yan eh. Baka humampas yung ulo niyan. Or di ka, may nakaprotrude na parang matusok na bagay doon sa may gilid ng court. Tanggalin mo muna yun, paputol mo muna yun, o ilayo mo muna yun. Kasi nga, yan ang mga iisipin mo, yung sa safety. Okay, risk management. Yes, merong insurance nga. Yes, sasagutin nga ng school niyo yan. Pero, nandun na, nasaktan na yung student mo. Okay, nadisgrasya na yung student mo. Okay, the implications for risk management are to increase the care as the risk increases. Kung masyado ng maraming estudyante yan, natural, mas maraming risk. So, i-increase mo ngayon yung care. Kung nasa 1,000 students ka sa isang school, tapos 200 students doon sa 1,000 na yun, nag-PPE. Okay? Yung 200 students mo ba na yun, kaya ba ng isang nurse yan? So, kung habang dumadami yan, magdagdag ka ng nurse. So, increase risk, increase care dapat. Okay? So, liability and legal considerations. Ito, yung ibang ginagawa pagka sports tournament, kayo magpapa-tournament, kayo waiver. Actually, yung waiver yung nakalagay sa waiver kami na player ng ganitong team ay kusang loob na maglalaro at kung madidisgrasya kami, hindi kami sasagutin ng liga. Ayan yung mga klase ng waiver. Actually, yung waiver, hindi naman talaga tinatanggap yan sa korte. Kahit napapirmahan mo, kasi sa field trip, hindi. Sasagutin talaga yan ng institution. So, liability and legal considerations. Liability and negligence. Kung may negligence talaga on the part of the institution, mag-prepare ka na talagang may litigation pa, madimanda ka pa. A very prominent position in connection with the actions of teachers and leaders in health and physical education programs. In physical activity, there is more of a chance that a child could get hurt. Therefore, exposing PE teachers to possible liability issues more so than that of the classroom teachers. Kaya nga ako, pagka nag-PPE, nagpapa-PE, pagka may medical issue, medical concern, automatic yun. Kahit na, regardless, kahit na ano pa yung medical issue niya, medical concern niya, regardless, kahit ano pa, hindi ko yan pinag-PPE. Binibigyan ko na lang yung alternative assignment. Teachers and coaches should be specially careful about sending students on errands. Uutusan mo, bumili ka nga ng tubig, kumabangga yan. Tatawid ng kalsada yan. Diba? So, kailangan maintindihan to ng mga PE teachers nyo. Kailangan maintindihan to ng mga coaches. Okay? Common sources of legal liability, lack of supervision. The PE teacher is expected to supervise student behavior and participation at designated times during the school day. If he or she is off on a personal call or talking to another teacher and not looking after the students, it's considered poor supervision. Pagka ikaw ay nasa klase na, focus mo ay sa estudyante lang. May dumaang teacher nakipagdaldalan. Ako, ugali ko to eh. Nakipagdaldalan, babatiin ko lang pero nakatingin ako sa mga students. Kasi, nasa field yan. Nasa court yan. Nagbabasketball yan. Nagbabalibol yan. Okay, nagte-table tennis yan. So, kailangan na yung mata mo, peripheral mo, ganun talaga. Ganun talaga yung care mo. Talagang napaka-risky talaga ng job natin as compared to other teachers. Inadequate instruction. One of the main... Ito maganda to, topic na to, bibigyan natin halimbawa. One of the main responsibilities of the teacher is to teach students how to execute a movement or activity prior to their participation in specific physical education activities. If a student gets hurt performing an action in which there was no instruction, negligence can be shown on the part of the teacher. Lalo na pandemic. Ide-demo mo, papakita mo kung ano yung papagawa mo. Kung di mo kayang i-demo, pakita mo yung video. Then himay-himayin mo yung mechanics ng skills na yon. Say for example, chest passing. Hold the ball against your chest, thumbs up, elbows close. Okay, right foot forward, thumbs down. Yun ang mechanics. So kailangan
talagang precise, sakto-sakto yung instruction mo. And then pakita mo may demonstration dapat. Okay? Kasi inadequate instruction or no act instruction at all, pinabasa mo lang sa kanila, ayon sa comprehension nila, intindihin nila yan, baka bumalibalik ka dyan, magtumbling-tumbling yan. Di ba? So, it's too risky. Kumbaga, liable ka talaga dyan. So, kung teacher ka, PE-teacher ka, i-demonstrate. Pakita mo. I-show mo sa video kung hindi mo na kayang i-demonstrate. Kung teacher ka na, hindi mo na kaya yung pinapagawa mo, then, pa-demo mo using video. Lalo na ngayong pandemic, online learning sila. Okay? Next. Failure to inform students of risk. Yung hindi mo sinabi, oh, delikado dun, basado na, huwag kayong pupunta dun. Oh, delikado dun, oh, masyadong siksik yung pader, huwag kayong pupunta dun. PE teachers must always share with students the possible injuries related to specific activities if not performed correctly. Failure to inform students about the potential risks associated with improper technique can lead to accidents and injuries. Halimbawa, okay? Halimbawa, sa weights na lang, sa pagbubuhat sa gym, hindi na lang sa PE, say for example, sa pagbubuhat. Okay? So, sasabihin mo, oh, mabigat yung barbell mo, ha? Nasa 50 kilos, nasa 500 kilos yan, ya, halimbawa. Ay, naku, kailangan mo ng spotter dyan. Huwag mong bubuhatin yan ng wala. Okay, mga dalawang spotter kailangan mo dyan. So, sasabihin sa kanila yung danger na kakaharapin nila once pinerform nila yung task. Okay? Unsafe facilities and damage equipment. Ay, naku, grabe ito. Experience ako dito. Yung damage equipment. Ring. Tingnan mo yung ring. Bago ka magklase ng basketball, tingnan mo muna yung ring. Hagisan mo ng bola. Baka kumakalampag-kalampag na yung tornillo na wala na. Baka mamaya mayroong kayong estudyante na nagdadang, mataas tumalo, naglambitin sa ring, nalaglag yung ring, nabasag yung tempered glass, yung board, nakadisgrasya pa. So, the PE teacher should regularly check the condition of the equipment and areas where physical education is taught in order to foresee possible accidents or injuries. Some examples of unsafe facilities and equipment are worn-out baseball mitts and jump ropes, potholes in the playground, or unsafe objects in the gym. Okay? Educational objectives of physical education. Sinama ko to sa discussion kahit na hindi naman to talaga doon sa organization and administration of PE, sports, and fitness. Eh. Kasi educational objectives of physical education, pagka kailangan maintindihan natin na ito yung mga objectives. So, doon natin ibibase kung ano yung planning natin na gagawin. Pagka tayo ay magkakandak ng tournament, tayo ay magmamanage ng gym, tayo ay magkakandak ng PE class. So, yan. Yan dapat ang maintindihan natin. The aim of physical education is not only physical development, but also to equip learners with knowledge, skills, capacities, values, and enthusiasm to maintain and carry on a healthy lifestyle. So, meaning yung program mo kailangan naka-base, naka-hinge dito sa mga core na intentions na sinabi rito, knowledge, skills, capacities, values, and enthusiasm to maintain and carry on a healthy lifestyle. It promotes physical fitness, develop motor skills, and the understanding of rules. Hindi lang basta-basta naglalaro, maintindihan din dapat yung mga tinatawag ng referees. Yan, concepts and strategies, tactics, battle tactics sa game, of playing games and sports. Students learn to either work as part of a team or as an individual in a wide variety of competitive activities. To maintain objectives of physical education are to develop motor abilities like strength, speed, endurance, coordination, flexibility, agility, and balance as they are important aspects for good performance in different games and sports. Tandaan nyo, dito naka-hinge yung pagiging maganda ng organization mo, ng administration mo. Kasi ito yung specific target natin. Okay? Develop techniques and tactics involved in organized physical activities, games, and sports. Hindi yan magiging maganda yung mga techniques and tactics. Hindi nila ma-achieve yan. Poor yung organization and management
and administration ng department mo ng sports. Okay, acquire knowledge about human body as its functioning is influenced by physical activities. Kailangan kasama yan sa organization and management. Organization and administration. Okay, yung anatomical factor ng bawat estudyante mo, ng bawat pumapasok sa gym mo, ng bawat players. Understand the process of growth and development as participation in physical activities has positive relation with it. So, intindihin mo, kung may student ka na medyo mataba, okay, mataba. Natural, kung medyo mataba yan, isipin mo na lang na hindi mataas ang lundag niyan. Okay, kaya wag mong sa sports management, okay, sa sports activities, hindi magiging competitive yan as a spiker, natural. So, pwede mo siyang gawing pang-depensa na lang. Ganyan. Okay? So, doon papasok yung organization and management of sports. Okay? Understands the process of growth. Develop socio-physiological aspects like control of emotions, balanced behavior, development of leadership, followership qualities, and team spirit through participation in different sports. Sports psychology, yan eh. Matutong tumanggap ng pagkatalo. Pagka nawawala ng motivation, paano na sila mamotivate para humabol pa sa score, ganyan. So, nasa sports management din. Hindi lang yan basta-basta nandyan yan, nakapaloob yan sa sports management tsaka sa sports organization. Kung maganda ang programa mo, chances are itong mga points na to, masasapul natin. Kaya ako sinama dito sa lecture na. Okay, health education and wellness contents in physical education na tackle natin kanina. Kung mapapansin nyo naman, okay, physical education includes contents related to the area of health education through understanding the concept of hygiene, knowledge about various communicable and non-communicable diseases, problems related to health and their prevention, proper nutrition and balanced diet, community health, school health service program, assessment of health status, prevention, safety, and the first aid for common injuries are also included in the scope of physical education. Yan yung mga kasama sa ating functions, na nakapaloob sa sports organization natin, PE organization natin, PE administration natin. Okay? Yung health education and wellness. Okay? So, kung mapapansin ninyo, yung organization, ang ating course, organization and administration of physical education, sports, and fitness. Generally, masasabi natin para maging pinakamabilis maintindihan, pangangasiwa ng ating PE, sports, at saka ng fitness. Pagka sinabi kasing pangangasiwa, nandun na lahat. It encompasses everything else. Pangangasiwaan mo sila. Okay? Yung organization, kasama na dyan yung sino yung head, titular, sino yung nasa head title, sino yung sports director, tapos coaches, tapos athletes, may strength and conditioning coaches ka, meron kang skills coaches, meron kang motivation coaches, kung kaya pa ng budget, ganun. Then, meron kang financial officer, dyan lahat nakasalalay dyan. Kaya kung kayo ay mag-i-sports program, hindi yan biro-birong trabaho. Okay? Kung kayo ay mag-i-sports program, nakasalalay dyan lahat-lahat ng nakapaloob dun sa institution na yun, sa program na yun. Lahat-lahat. Again, paulit-ulit ko sinasabi, it encompasses everything. Okay? So, dyan nagtatapos ang ating discussion. That's for the whole SEM. Okay, sayang at hindi tayo nakapag-activities. Pero nonetheless, pag-uusapan na lang. Okay? So, thank you.